Yung siya yung nakatayo sa gate, yung kitang-kita sa CCTV. Tapos kami, nandun kami sa harapan kay Go. Buti na lang, hindi ako natamaan. Pero yung asawa ko, ang nagbaril sa kanya, yung Javier, yung nandun sa gate, siya yung tumira sa asawa ko. Tapos yung kasama namin, na sinamahan ko, namatay din kasi sila yung katabi ng asawa ko dun sa gate. Silang dalawa ang tinira. Tapos yung asawa niya din, kasama ko din po sa harap, nandun kay Go kasi naghintay kami. Napakasakit po talaga ang nangyari. Hindi namin inaasahan, doon lang kami, doon lang matatapos ang buhay niya. Halos lahat, lahat ginawa namin para sa aming barangay. Saka kay Go, doon kami pumupunta kasi alam namin na napakabuting tao lahat. Maraming tinutulungan. Tapos ngayon, ang laking kawalan sa buhay namin na isang siya ang padre de pamilya. Napakasakit po talaga nang mawala ng isang ama ng aking mga anak. Lalo na sa akin. Isa lang ina at tatay sa aking mga anak. Tapos ang gusto lang mo namin kasi pumunta kami dito na sana po mabigyan ng justisya. Hindi lang sa akin, pati sa aming gobernador, kay Mayor, sa lahat ng mga biktima, sana po mabigyan kami ng justisya. Yun lang po ang gusto namin hindi. Kasi sa buhay namin ngayon, kasi yung nawala yung asawa ko, sana sinabi ko na lang na sana kasama na lang ako nang namatay. Napakahirap po talaga na ikaw na lang nag-isa, lalo na yung iniwan lahat, na araw-araw halos kayo magkasama. Pati yung mga anak mo, hindi mo na makontrol kasi yung mga anak mo hindi natatakot sa'yo, paano ka magdisiplina sa kanila. Yun lang po, sana po mabigyan kami ng ustisya. Kasi magtatatumpuan na po eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Sana po, yun lang po ang gusto namin niya. Magandang umaga po. Ako po si Aileen Vitada. Ako yung kasama ni Barangay Kapitan doon kay Governor na humingi ng financial assistance kasi malamay mo. Meron na kami malaking bills sa hospital, sa isang hospital. Wala kaming pambayad. Kaya nagpatulong ako kay Kapitan Merian. Kaya tinulungan niya. Pumunta kami na sa Kago. Tapos yan ang nangyari namin. Binaril yung asawa ko. Tapos kami, buti na lang hindi. Nakadapa kami ni Kapitan. Yung asawa ko yung nasama ni Kapitan sa gate. Tapos kaming dalawa ang nakakahapa. Masakit talaga kasi noong August 24, matayan ako ng bata. Yan ang pinuntahan namin doon kay Ko para tulungan niya ako. Pero namatay din ang asawa ko. Kaya ayun ang aming kailangan justice. Yan lang ang aming pinupunta dito para matulungan kami. Yan lang po. Ako, Presidente. Di ba kung paano matagalog? Ako lang kung... Ano ko ha? Ako, taga ubat ko. Itong bato. Santa Catarina, Luso Oriental. Kaming hangin rumin dito ni Gog. Magpagdulog na to. Mga bingo nga ang kaitayan. Mura ko yung mga kaitayan. Kaya iyaman ang project ni Gog niya. Kaya wala manuman. Mayroon tapang dito niya, pag-abot ato mga wana, musim man dito, wala man sila ito. Pero, mga po lang para, kinanglagi mo na po sa Slesia. Ang kapuha, kinanglagi mo mga priso. Ano naman? Sa ilang iwan, dilim, lalim. Kung sila ilang pamilya, kung inanaon, kung nonoon lang sa makalagan. Ha? Kung nonoon lang, ako, itbangan ko nilang ngayon. Kaya ako ulo, bisimula ko kumalo, kumala ba rin nakaigo? O di na ko katrabaw, inutil na ko ano eh. Kaya di mo ko ka pangagap ko ka. Salamat kayo sa pero. So,
ako sa pagkakaintindi ko sa sinabi ng lalaki, no, yung dahil sa tama ng bala na tumama sa ulo niya ngayon, wala na siyang magawang trabaho. At he is already considered as inutil na ito, hindi na kapakipakinam. Wala na siyang magagawa kasi nga dahil sa tama ng bala na tumama sa kanyang ulo. Bricks. Para pag-repair ng bricks, ma-repair ang bricks, maayos ang bricks. Tapos doon, pumasok yung mga tao, binarik siya, tinamaan siya sa ulo. He does not know actually kung bala ba yun o hindi. But the fact is, he can no longer carry any heavy load. So for him, he is inutil or mahirap, nahihirapan siya sa buhay. Ako po si Jimmy Sumadam. Pumunta ko doon sa ano, maybe. Shout out po sa inyo. Kaya sa bahay nila. Focus lang po tayo. Pakinggan po natin mabuti ang mga hilain. Para humingi ng medical assistant. Noong time na yon, may biglang bumaril. Kaya dito yung tama ko. Tapos lumapa ako kasama yung anak ko. Buti na lang sumigaw si Gob na ano, dapat. Kung hindi siya sumigaw, baka natamaan ako, pati yung anak ko at yung asawa ko. Kaya pumunta ako dito ngayon para bigyan ng justisya sa matay ni Gob at sa iba na iba pang namatay. Yan lang po. Hello po, ako si Patrito Sena. Isa ako sa nandun sa nangyari sa masakit doon sa Pamplona. Yan ang nakita ko, sino pumatay, sino yung pang... Hindi ko lang muna masabi sa ngayon kasi nung kami pa yun naman. Yan ang ako isa sa... Hello. Ah, witness. Oh, okay po. Ito po, salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Junior sa Ebon po. Isa pong political leader ni Governor Ligano. Humugot po kami ng lakas sa katulad na pinaliwalaan po ni Governor Digamo, in God we trust. Hindi po biro ang harap sa inyo kasi hindi man ngayon napapanood to ni Congressman Arnie Tevez at sa mga allies nila. Alam namin na mapapanood na rin ito at makikilala rin po. Hindi po biro na haharap sa inyo at alam po namin ang posibilidad na mangyayari kung hindi man kami mamamatay. Or kahit ano, masasabi lang po namin, lalakasan namin ang loob na paniniwalaan ng Panginoon na ang government po ay patuloy na susuporta, makamtan po namin ang justisya. Hindi po biro ang mamatayan, hindi man ako namamatayan, pero parang namatayan rin ako pagkamatay ni Governor Digamo. As a political leader po sa island namin, kasi wala po sumusuporta ng aming gobernador doon sa island, ako lang po, kahit kapitan, kahit counselor. Kaya alam na alam ko po kung gaano niya po nirespond, gaano niya po tinulungan, kasi kahit po, talungin niyo po yung constituents doon sa island po para na rin silang namatayan. Kasi every time na may mamamatay, every time na may lulapit ako kay Governor, hindi po siya nagbabaka sa aking, hindi po siya naghihinti. Parehos na ni Mayor Jan na tumutulong. As katulad ko po ng mga political leaders na namamatay, sila Joe Misterioso, kung mangyayari man po, yung sa akin, sana po hindi. To Congressman Arnie, at sa lahat-lahat po, sana po, yung mga nagrecant po, babalik po sila sa gobyerno at sasabihin po nila yung totoo. Justisa po ang pinupunta namin dito. Kung mamamatay man po kami, para sabihin ang totoo, tatayo at tatayo po kami. Walang pera po na bibili sa prinsipyo po namin. Yan lang po.
Salamat po at tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na ipag-pray. At sana po sa mga manunood po dyan sa social media, huwag po sana kayong magpapaloko. At huwag niyo po sana pagtatawanan kasi yung mga nangyari sa amin, hindi po katawa-tawa. Sa mga taong tumatawa po sa sitwasyon namin, abnormal na po ata ngayon. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Ako si Pedro Flores. Isa ko ka-biktima sa masakit kay Gobernador. Naigyo ko sa paa sa akong paal. Tulo ka, malaan ko ha. Ano mo, hindi ako naging mustisya, mapahalta ang mustisya sa masakit nila. Ako po si Esteban Alatan po, isang taraday kagawad. Nandito kami ngayon para lamang mapigyan ng hustisya at katarungan yung pagkamatay ng aming gobernador at sa iba pa. Kaling kami sa Negros Oriental, masyadong malayo ang aming lugar, so nandito kami ngayon para lang agatin ng isang preliminary investigation. So, yung March 4, nung nangyari yung incidente doon sa Pamplona, so doon naman ako. So, para lang magpapirma ng letter request ko kay Go. Mayroon kaming mga constituents sa aming barangay yung nagtingi ng mga projects tulad ng mga polyethylene hose para sa panubik na gagamitin nila. So, yung hintay ako ng number namin, number ko, so bigla lang napasok yung mga armadong tao. So kung sa Bisaya pa, wala po na malaka. Dahil parang yung mga kilos nila, hindi sila parang mamamatay tao. Pero bigla na lang pumutok at saka unang tinirahan yung gwardiya at saka binanata na si Gobernador Digamo. So ang nagawa ko ay nakadapat na lang at pumikit na lang ako. So yun ang naranasan ko sa doon sa incidente. At natruma ako ng tatlong araw na hindi ko maintindihan yung naramdaman ko. So sa pagpunta namin dito, katarungan at justisya lang ang kailangan namin. Salamat po. My name is Marlo Kilmet. I'm the event OIC sa Provincia Disaster sa Negros. Was beside Go when the incident happened. So, just want justice to be served. And just basing my heart on my chest. My life's so great in the chest. So I'm just praying, my family is praying that we will deserve the justice or that we deserve. So. May we have closing statement from the mayor and then Attorney Edgar, if there's no other questions?